Oh my God, naiputan po ako. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga overseas Filipino workers sa buong mundo, kumusta po kayo? At sa aking mga kababayan dito sa Bicol, maray na aga po sa Indogobos. Sa video po ito, ipapakita natin ang ating ika-apat na vaccination sa ating mga alagang manok. Ito ay ang Lasota Vaccine. Ang Lasota Vaccine po ay kadalasang ina-administer sa ika-45th day nila mula nang sila ay mapisa. Ang Lasota vaccine ay booster po ng NCD B1B1. Kapag sinabi po natin booster, ito ay i-increase natin ang dosage mula doon sa kanilang B1B1 para mas ma-immunize po ang kanilang pangangatawan. Ngayon po, magsisimula na tayo ng kanilang vaccination. So una, kailangan natin protektahan ang ating sarili ng gloves. Laboratory gloves. Kanina po pala ay finasting ko na rin sila. Inalis ko yung water na may probiotic. At the same time, di ko pa rin sila finit. Kailangan po kasi natin silang i-fasting sa kanilang iniinom para mauhaw sila kapag ginawa na natin yung ating vaccination, mas mabilis yung pag-absorb nito sa kanila kasi nga, uhaw po sila. So, eto po ang ating vaccine. Una, imimix po natin siya sa isang solvent or sa isang solution. Eto po ang kanilang solvent. Buksan na natin. Ang Lasota po dito sa amin ay nagkakahalaga ng 250 pesos dito po sa amin sa Albay. Ito po ay may 1,000 dose. Kaya niyang ma-vaccine ang 1,000 heads ng chicken. At meron po tayong dalawang, parang ito yung magiging way para makapag-mix. So, unang-una sa lahat, i-open natin ang ating solvent. Ito po ang solvent. And i-open din po natin ang ating vaccine. Ito po ay live vaccine. Meron po siyang rubber stopper sa gitna. So, ang unang nyo pong gagawin, buksan nyo po itong solvent. Bukas nyo po. Kunin nyo po itong parang tube. I-insert nyo dyan. Para ito po ang way para matransfer natin yung solvent dun po sa ating live vaccine. Buksan na po natin ito. Then, ipasok na ito. Ang gagawin nyo po ay minix nyo lang. Kailangang maunaw yung flu ay yung live vaccine dito sa loob at malita. Wala na siyang laman, nalipat na po. So, okay na. Gagawin mo, tanggalin nyo lang po ito. Isama nyo na yung parang and then lalagay na po natin yung parang magsisilbing dropper nila. And that's it. Okay na po to. Pwede na natin itong apply. Ready na po ang ating solution. So, syempre, 50 pieces po sila, may time na mapapagod sa'yo, kayo. So, nag-prepare po ako dito ng tabo na merong ice.
para ma-maintain po yung low temperature ng ating laksa. Kasi kailangan po para ano, live pa rin sila. Ngayon, mag-i-start na tayo ng vaccination natin. Unahin po natin itong ating, meron po kasi ako ditong pilay. Mga 7 day pa lang siya is napilay na siya, na-dislocate yung kanyang foot. Pero kung sa foods, malakas po siyang kumain. Na-dislocate lang po siya. So, unahin natin. Ang gagawin natin sa kanya, meron po kasing apat na basic na pag-administer ng vaccine. Yung una po, yung sa ating B1B1, in-apply natin yung intraocular, which is pinatak po natin sa kanilang mga mata. Then ngayon po, ang isasagawa natin ang intranasal, kung saan po ipapatak natin to sa kanilang mga ilong. Kunin lang po natin siya. At ipapatak po. Agad niya po itong inaabsorb. Kasi nga po, uhaw siya. Mas makita niya po. Ito naman po ang RIR. Malaki na po siya. Ang estimate, ano po, timbang niya is parang ito na yung 800 grams. Kailangan nyo lang po yan na yung pa. Medyo malaki na kasi siya. Yan. Hawakan nyo lang po dito. Then, ipatak nyo po. Yan. Okay na. Napansin ko lang po, kapag nag-a-administer ako ng ganitong vaccine, masakit din siguro po, or gusto mo nang ikaw ang sunod. Pasok na lang. Ano ka na ikaw nang isunod ko, kasi makalimut ka. Actually, okay lang naman po isang patak lang. Pero, minsan kasi parang ang naidadrop ko is napaka-konti. So, inuulit ko po siya. Anyway, wala naman po itong. Okay lang naman po yun kahit yan yung naman. Kasi nga po, sa iba pong farm, for example, napakalaki na lang yung farm. Meron na kayong 500 heads, 1,000 heads. Hindi na po nila iniisa-isa na gagawin pa ni sasagawa nila yung vaccination through intranasal. Kasi po, masyadong malaki na yung population. Ngayon, ang ginagawa nila is nilalagay nila itong tubig sa water, sa tubig, then yun ang ginagawin lang painom. Para, kasi kung isa-isa nila, masyado silang mahihirapan. So, I think kung sakali man madoble nyo yung drops na isa-lalagay nyo, hindi naman, okay lang naman po yun. Kaya ako din na double dose na yun.
make sure din ko kung ano, kung lalo na kung wala naman kayong katulong sa paglalagay, maglagay kayo ng upuan kasi medyo nakakapagod. Katulad niyan. Meron pong ibang size na napag-iiwanan. Ito medyo maliit po ito. Isa. I think 300 grams. Actually, gutom na po sila kasi nga finasting ko sila. So, mamaya. Ay, sinamantala ko rin pala yung pagkakataon. Sinanitize ko yung kanilang kanilang kainan kasi nalagyan na po ng ipot eh. Ito pong nasa loob ay 50 pieces. Ay. Hindi ka pa, hindi ka pa. Ba? Kailangan talaga ng ano kasi itong isa papasok na hindi ko pa siya nababaksin. Yung isang breeder ko mukhang manginip lang. Gusto niya pumasok. Thank you.
hindi na lang po mga 5 seconds para make sure na na-absorb nyo na. Kasi kanina napansin ko, after mo malagay, winiwisik nila. So, may possibility na hindi makapasok po yung vaccine sa kanilang katawan. Ito, okay na po. Hindi ka nauubos, ha? Ito, ano yung lampo? Sakali mo isa kayo. Ano yun lang? Nakita nyo, parang dinulok-nunok nga na yun. Okay na yun. Aray, aray, aray. Lakot, lakot ka. Napanood ko sa isang video na after daw po nila ng vaccination ay nilalagyan nila ng antibiotic yung inumin ng kanilang alaga kasi nanghihina daw po after nila ma-vaccine. So far po sa experience ko dito sa aming manukan, hindi naman po kami naglagay ng antibiotic. After po ng vaccination, sinisigurado namin malinis lang yung kanilang area. At the same time, binibigyan namin sila ng probiotic drink. So, sa ganun po, sa tingin ko naman, effective siya kasi sa pang-apat na, ay yung tatlong nakaraang vaccination, ay wala naman pong namatay or nanghina doon sa aking mga manok. Sana, dahil dito sa Lasota, ay ganun yun po. So, importante po na pinibigyan natin sila ng probiotic araw-araw para mas prepared yung kanilang katawan sa mga kanitong vaccination program. Kung gusto nyo pong malaman kung paano ang paggawa ng probiotic, panoorin nyo lamang po yung aking isang video. Kung di po ako nagkakamali, yun po yung aking pang-apat na video. Isang decal. Tangat niya lang. Thank you.
sumulo. Okay, may putay. Mga manok po talagang malikot katulad nito. So, kailangan mo muna siyang pakalmahin bago mo ilagay kasi ang dami ng nasayang. O pag ipapatak na siya, malikot po talaga ulit. So, kalmahin mo natin. So, okay na, kalmahin na. Okay. Nasod ng tukaan, be. Ayan, tapos na, konti na lang. Yay! Gusto nga. So, maulit. So, ito lang ito. Sana. Ay.
Dali lang, kain na kayo. Ang aking matlipon ng rooster. Isa po siyang Rhode Island Red. Santa. Tapos na po tayo ng vaccination. Ngayon, ang kailangan natin, i-dispose natin lahat ng ating ginamit ng maayos para hindi ito makapekto sa iba rin yung mamanupan sa ating paligid. Sinapin yung gloves. Lahat po ito ay i-disinfect natin gamit ang ating chlorine at after that, ilalagay natin ito, ilibing natin ito sa ilalim ng lupa. So, guys, ipakita ko lang po sa inyo yung aking mga hen. Nagtataka po ako bakit kailangan nila magsiksikan sa isang box. Ayun, di ba? Apat na sila. Oh. Diyan nila gusto lahat. Pinaalis mo isa. Dominant yung isa.
Gusto nila sa isang box lang sila ng itlog. Hindi ko maintindihan. Actually, nilagyan ko na dyan ng napakaraming box. Wala namang nangyari. Doon lang talaga sila sa area na yun ng itlog. Ngayon po, mag-dispose na tayo ng ating mga ginamit. Ang kailangan natin ay tubig at ang ating chlorine. I-mix lang po natin siya. Then, ilalagay po natin yung ating na natin itong vaccine. Buksan. Ay, ayaw niya. Lagay natin dyan. Lagay natin nabuksan, no? Pwede nyo rin po gamitan ng gunting. Hindi ko kasi mabuksan ito. Matigas. Hintayin nyo lang po mawala yung kulay asul. Tapos after po nyan, ililipin na natin siya sa lalim ng lupa. Pakita ko lang po sa inyo yung kanilang kakainin. Ito po ay kangkong at nahinaluan po ng feeds. And mamaya iinom din sila ng probiotic drinks. At dyan po nagtatapos ang ating 8th episode ng Landcare Adventure. Naway may natutunan kayo sa aking mga ibinahagi. Hanggang sa muli, happy farming!